Hi guys! Welcome to my vlog. Hindi ako nakapasok sa work ngayon dahil nakakaramdam na ako ng konting sintomas ng virus. So, tumawag ako sa ospital dun sa ward ko na hindi ako makakapasok dahil ang sakit-sakit ng ulo ko kahapon pa ng gabi pag uwi ko galing sa work ni kinako kahapon pag uwi ko. Naligo, kumain. Tapos yun, sumakit na yung ulo ko. Tapos akala ko, pag itinulog ko, mawawala na siya. Pagising ko kanina, ang sobrang sakit pa rin niya talaga. Tapos nagsukat akong temperature ko kasi meron naman akong sariling thermometer dito sa bahay. Bumili ako. Nasa 37.1 siya. Sa atin sa Pinas, okay pa yung ganun, di ba? Kasi may init yung klima natin dyan. So, yung normal sa katawan ng tao na 37 yung temperature natin dyan sa Pilipinas. Dito kasi sa Japan, hindi. Pag nag 37 ka, parang ano na sa kanila yun, parang may init na yung katawan mo para sa kanila. Tapos parang may lagnat ka na nun sa tingin nila. So, nag 37.1 ako. Tapos tumawag ako sa ward namin kanina. Pinalam ko sa head namin na hindi ako makakapasok kasi ang sakit-sakit ng ulo ko kahapon pa. Akala ko pag natulog ako, mawawala siya. Hindi siya nawala. Tapos, yun yung temperature ko nasa 37 nga. So, yun. Pinapunta nila ako dun sa ospital, pero hindi ako pumasok sa loob. Doon ako sa labas, at saka yung pag nagpi-PCR test naman kasi, pinag-PCR test nila para malaman kung positive or negative sa coronavirus. So, hindi ako pumasok doon sa loob, doon ako sa labas, naghintay, tumawag ako nung pagkarating ko. Actually, fully booked na nga yung para sa magpapatest ngayon. Ang pinakamaaga na magpapareserve ka ay Friday na daw. Sabi nung front desk, yun. Friday na yung pinakamaaga. So, kinausap ata ng head namin. Parang isiningit ako para malaman, syempre, kung para malaman na agad yung ano ko, yung condition ko. So, tinawagan ulit ako ng head namin na tawagan ko nga daw ulit yung sa front desk. Yung tinawagan ko. Tapos, pinapapunta na nila ako agad. So, malapit lang naman yung ospital dito, kaya nilakad ko na lang. Hindi na ako nag-bike kasi baka mahilo ako. Kasi nga, sakit na ng ulo ko. Baka matumba ako, mas delikado pa, diba? Kaya naglakad na lang ako. So, yun. Pagdating ko doon, pina-PCR test. So, eto din yung kagandahan kapag nagtatrabaho ka sa ospital. So, hindi kami nagbabayad nung sa PCR test. Ang mahal kasi niya, yung mga kakilala ko na nagpi-PCR test, parang nasa 23,000 yen yung binabayaran nila. So, 2 lapad. At 3,000 din yun. Mahal pala niya. Kami, wala kaming binabayaran. Nakailang PCR test na nga kami. Siguro yung PCR test, 3 beses na, pangatlo na to. Yung rapid test, halos madalas kasi namin ginagawa yun pag pumapasok sa ward. Ayan. So, sakit na ng ilong ko. So, yun. Nag-antay lang ako doon mga ilang minutes. 30 minutes siguro. Tapos yun, lumabas na yung result. Negative naman siya. Tapos neresetahan ako ng gamot. Ito na yung gamot ko. Good for 1 week. Ayan. Ito lang yung binayaran ko. Nasa 600 yen lang siya. 600 more or less 600 yen. So, mura lang naman yung gamot dito. Wala na rin akong binayarang check-up or ano. Ito lang, gamot lang talaga. Sa pagkakuha ko nung gamot, dumaan muna ako sa may convenience store. May malapit kasi na convenience store dun sa may hospital. Mga dadaanan lang din siya pauwi. So, bumili muna ako pagkain. Saglit lang naman yun. Bumili muna ako pagkain dito sa bahay. Kasi hindi ako makakapagluto dahil nahihilo nga ako. So, pag-uwi ko dito sa bahay, tinawagan ko agad yung head namin dun sa ward. Sinabi ko nga na negative ka ko yung result. Pero sabi niya, kailangan ko daw muna magpahinga mga 4 days, ganun. So, kailangan ko muna magpahinga ng 4 days. Tapos, everyday, kailangan ko tumawag dun sa nurse ko
quarter ba yun tawag dun. Basta may tinatawag sila dun eh. Parang, basta kailangan mo mag-report dun every day para malaman nila yung condition mo. Kung okay ka na, kung lumalala, or okay ka na ba, ganyan. May binigay sa akong number. So, tatawagan ko yun every 10 a.m. every day. I-report ko yung aking condition. Tapos, ika-fourth day ko, pinapabalik nila ako doon para sa another PCR test ulit. Para makita kung negative na. And then, sa ika-fifth day, kung okay na ako sa pag lumabas yung result sa fourth day na okay naman ako, negative naman. Sa fifth day, pwede na daw akong pumasok sa work. So, 4 days yung pahinga ko. Okay na din yun para makapagpahinga ako. Siguro na overfatigue na ako dun sa trabaho ko. Kasi sobrang nakakapagod din talaga. Nakapagod. Tapos, syempre, yung araw-araw, hindi lang naman, hindi ko sasabihin kung ilan yung positive. Basta madami. Madami kaming nakakasalamuha doon na positive. Tapos, yung suot namin PPE, sobrang init niya. Para kang nasa sauna. Whole day mong suot yun. Hubarin mo lang kapag papasok ka ng nurse station. So, ang init nung sa katawan. Sa ospital hindi, kapag wala kang suot ng PPE, hindi naman siya mainit. Sakto yung temperature sa ospital. Kaya lang dahil naka-PPE nga kami, dalawang bonnet, may face shield, may goggles, dalawang klase ng mask, tapos yung pinaka-uniform namin na PPE, white yun, tapos yung PPE pa na blue, yun, tapos dalawang gloves. So, lahat dalawang patong, kaya sobrang init niya. Tapos, nakailang palit pa kami doon, palit kami ng palit noon. Tapos, naligo na kami ng alcohol doon. Basta nakapagod talaga siya. Kaya siguro na ano, na stress na siya. Yung isip ko, syempre, pag-uwi ko, pag kinabukasan, iisipin ko yun, paano kaya yung shift ko bukas, paano kaya ako makakaiwas, maiwasan ko mahawa nung may sakit, ganyan. Parang naiisip naman na sobra naman. Napapaisip lang ako paano, para hindi ako mahawaan ba. Ganun mga iniisip ko lang. Yun, siguro na nagkasaan, ano na, yung isip at katawan ko, char. Napagod. Yun, pahinga muna ako 4 days. Okay na din yun. At least negative ako, tapos makakapagpahinga pa ako. So, yun lang sa ngayon. See you on my next vlog. Bye-bye. Hey guys, so invite ko rin po kayo na panoorin yung iba ko pang vlog tungkol sa aking work at kung paano po ang feeling namin habang nagtatrabaho dito sa Japan bilang nursing assistant during pandemic. At itong vlog ko po na how we deal with COVID patients, shinare ko dito kung ano-ano yung mga ginagamit namin sa ward para maiwasan naming mahawa ng virus. So panoorin nyo po. Salamat. Panoorin nyo na rin tong ibang vlog ko na ginawa. Ayan. Marami akong binibentang vlog dito, guys. Pili na mga suki. Pasok mga suki. Tesyong divisoria. Pili na. Inantok na ko. Kung may epekto na ata yung ininom ko na gamot, so hindi ko nalang pinasasabi ko. Mag-subscribe na lang kayo. So mag-subscribe na kayo. Parang awa nyo na, please. Wala pong pilitan to, pero nagmamakawak po ako. Please po. Please po, paki-subscribe na din. Kung natuwa kayo sa mga videos ko, paki-like na din. At kung may extra time pa kayo, paki-comment and share na din. Char, vlogger yan. And please click the notification bell. Charot. With harot. Parang hindi ko na kaya tuloy itong mag-edit. Natok na talaga ako makatulog na ako anytime soon. So, bye-bye. Guys, see you on my next vlog. Bye-bye.